Yan, sa mabagbalang oras po ng mga kapatid ko in Cristo at ito po muli ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma ng Katotohanan Tapag-usapan sa Sacred Heart Seminary. And mga kapatid, meron po tayo napansin, napakaganda po nung nasa likod po natin si Saint Monica. Yan, yung mother po ni Saint Augustine. Nagkilala po bilang isang one of the church father and also a philosopher. Yan po mga kapatid, tingnan po natin. Ano po ba yung meron dito, no? Si Saint Monica po, okay yan. Ni Saint Monica ay August 27. Yan, August 27, two days after, yun naman po yung aking birthday. At siya po ay 331 to 387 AD, ordained the adversion of her dissolute, yan, pagan husband, and of her eldest son, Saint Augustine. Yan, of Hippo. Patroness of mothers, difficult marriages, disappointing children, and conversion of relatives. Yan, kung papansinin po natin mga kapat, this Saint Monica po ay napaka ganda po naging buhay niya, no? Meron siyang anak, eldest na anak niya ay si Saint Augustine. And this Saint Augustine po mga kapatid ay okay, alam naman po natin yung naging buhay niya. Hindi po naging madali, no, para kay Saint Monica. For almost 14 years of praying, saka pa lang po siya na-convert, no? At malaki yung contribution din ni Saint Augustine na bahay po sa atin pong simbahan. And Saint Monica has a husband na pagano po siya. Ibig sabihin, hindi po siya Christian believer. That's why, no? That's why mga kapatid, ito po yung napakaganda pong nang na-share niya sa, na during the 3rd century po natin, no? O di kaya yung ating titingnan talaga magiging huwaran po natin sa mga ina na meron pong mga anak na mga pasaway. So wag po kayong wag po kayong mapapagod, no, sa inyo pong mga anak for praying them. For them I mean, kasi kapag tayo po ay continuous ng ating prayer, of course masasagot po yan ni Lord. Pero yan nga, kailangan ng taga na meron tayong perseverance of praying. So ito naman po si Saint Elizabeth Ann. Feast niya, yung kanyang pesta po, yan sa likod ko po. Yung pesta niya po ay January 4. At saka babasahin ko po dito, no, founded the first free Catholic school in America. So siya po yung nagtayo po ng first, kauna-unahan, ha, first free Catholic school in America. In 1774, 1821 po yan mga kapatid, tingnan niyo po, ha. And making the start of the Catholic parochial school system in the United States. So napaka grabe pala yung contribution nitong si St. Elizabeth Ann's Siton. Ngayon ko lang po ito na-encounter mga kapatid. So kung hindi tayo na punta muna dito sa Sacred Heart Seminary, so hindi natin malalaman nito. Alaman naman natin mga kapatid, yung teaching ng ating simbahan ay napakalawak po niyan. So marami po pa ito yung hindi nalalaman. That's why mas maigi talaga, explore po tayo mga kapatid. Yan, faith lives the souls, hopes, supports in experience, says it must be, it must, and love says let it be. Oh, galing, ha. So yun, alam naman po natin ngayon yung status po ng US, no? America, hindi na po maganda, but the start came from St. Elizabeth. Napakaganda pala mga kapatid, pinakauna-una na nagtatag ng first free, no, first free Catholic school sa Amerika mismo. At ito naman po, Santa Rita de Casa. De Casa, I mean, okay. Yung kanya naman pong feast day ay May 22. Yan. In the year of 1381 up to 1457, become an Augustinian nun, no? Naging madre po, no? And then after the death of her two sons, huh? Really? Ibig sabihin pala, si Santa Rita de Casia, before po siya naging madre, before po siya naging madre, meron po siyang dalawang anak. Ito po, after the death of her two sons, ibig sabihin na naramdaman din, na feel niya din yung feeling ng ating Inang Birhen Maria, na kung paano yung damdamin na mamatayan ng isang anak. Hindi lang isang anak, dalawang anak pa pala, oh. Yan, received a wound on her forehead. Meron siyang stigmata. Yan, from Christ, crown of thorns. Yan, dito pala, no? Meron stigmata ito si Santa Rita de Casia.
Okay, and then siya ay namatay noong 1457, patronage of desperate situations and impossible causes. Yung grabe, no? Kung meron tayo palang mga bagay na alam natin na mga kapatid na napaka-imposible na na ibigay sa atin, meron po tayong saint na pwede tayong hinga ng tulong. So we can ask the prayer of Santa Rita de Kasia. At meron po siyang stigmata. Sinasabi po dyan na nagkaroon po siya ng stigmata sa kanyang forehead. Yung crown of thorn na ibinigay po, no? Inilagay, I mean, no? Sa uluhan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, isa pang naaalam po natin na meron pang stigmata ay si Saint Padre Pio. Yan. Then noong namatay si Saint Padre Pio ay nawala yung stigmata niya. But his body remains, no, na uncorruptible talaga. Hindi mo talaga mapagdududahan na saint talaga siya. Yan. Ito pa po mga kapatid, si Saint Bernadette Sobrius. Yung kanya namang feast day po ay April 16. Visionary of Our Lady of Lourdes. Grabe, no? Saint Bernadette, visionary. Marami naman kasi mga kapatid na rampant na ngayon yung mga vision, pero kung meron ka namang gustong hingan, discernment for your genuine and unique vision, you can ask the help of Saint Bernadette Sobrius. At marami pa po mga kapatid na nandito na pwede po nating malaman pa kung ano yung mga naging buhay nila. Okay, ito pa. Si Saint Carmen Sales, feast day niya, December 6. No? 2 days after ng kanyang feast day naman ay Immaculate Conception, which is the celebration of Our Mother Mary. Yan. 1848 to 1911, Spanish Roman Catholic professed religious founded the Conceptionist Mission Sisters of Education of Children. Yan. Yan po yung contribution naman ni St. Carmen Sales. Medyo hindi ko masyado siyang kilala kasi yun nga, sabi ko nga mga kapatid, hindi natin makuha sa isang aralan lang yung pag-aaral ng ating simbahan. Marami pa po. Ito pa. Si St. Jana Beretta Molia. Feast day niya April 28. Siya naman ay wanting to preserve her child's life, opted for the remand of the febroma instead of abortion or complete hysterectomy. Patroness of mother, physicians, wives, families, and unborn children. So, kung meron pong mga nagpapa-abort, then you want to ask the help, ito po, Saint Jana, Diana Beretta Mola. At patronage po siya ng mga doktor din, no? Physicians, no? Si Saint Bernadette Mola. At marami pa po mga kapatid. Pero yan lang po muna ngayon ang ating ipapakita sa inyo. Anawa po mga kapatid, iwag po tayo magsawa sa pagsaliksik ng ating tunay na pananampalataya. At wag po nating kakalimutan na mag-support din po sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatid na mga nagtatanggol ng ating simbahan. May God bless us all. Muli ito po inyong abang ni Kodadromel Ipalman ng katotohanan ng ating pag-usapan.